Okay. Now, June, you sa TNVS, may mga nagsasabi sa akin, sito, yung mga TNVS, mag-iingat sila kasi dahan-dahan kinakain na sila ng mga korporasyon at ng mga celebrity investors, etc. Meron akong alam na TV personality before COVID, bumili ng 50 cars para gawing TNVS. Ngayon, si Grab sinabi, they want to have, I think, I hope I'm not mistaken, but something like 4,000 or 5,000 units out on the road. Hindi ba kayo natatakot na isang umaga, magising kayo na, oops, wala na palang single proprietorship dito? Ngayon pong panahon na to, talagang yung monopolya dito sa TNVS ay nandyan na, katulad ng Grab, no? Matagal na po yan simula nung nawala yung Uber na kompetensya nila. At Sir Sito, hindi lang po 4,000 ang ilalabas ng Grab, dahil nung nakaraang linggo, napabalita naman na nakipagpulong ang mga Grab executive kay Pangulong Bongbong Marcos at nangako sila ng 500,000 livelihood na investment para dito, kay Pangulong Bongbong Marcos, para sa mga Pilipino daw. Ito po, kasinungalingan po ito, dahil hindi naman po sila naglalabas at nag-i-invest ng mga sasakyan. At after ilang araw lang, ang LTFRB naglabas kaagad ng anunsyo na magbubukas ng 100,000 franchise for TNVS. Aba, teka, papatayin nyo kami mga TNVS, dahil reklamo na nga ng mga driver after holiday, kulang na, hindi na, wala nang halos pumasok sa kanilang mga application, bookings. So kulang na yung pasahero. Tapos magdadagdag ka ng 100,000 prangkisa. Pangalawa, saan mo ilalagay dito sa Metro Manila yung 100,000 sasakyan? Ay, sa ano naman daw, June, kakalat naman daw sa Baguio, Pampanga, sa Clark daw, at sa Cebu, etc., at Davao. Sir Sito, yung 100,000, dito lang po yan sa NCR. Yung 500,000, yung pong 500,000, yan yung ikakalat nila sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Kaya, ito po eh, parang ano bang nangyayari sa atin dito? Sinong bibili ng mga kotse kasi, o ng mga vans? Kasi sabi mo, korporasyon. So, hindi naman kamo bumibili ng sasakyan yung Grab o yung mga ibang TNVS. Sino magbabayad nun? Alam nyo po, mga operators po, mga single operators na gustong maghanap buhay, ang bumibili niyan. So ito, pag in-announce kasi ng ating gobyerno na merong opening ng franchise, alam nyo, napapaisip yung mga kababayan natin, nakaipon, mga OFW, umuwi sila rito dahil pagkakataon nilang magnegosyo dito. Kaya lang, hindi nila alam yung mga gustong manaiinganyo magnegosyo nito, na pagkalugi ang resulta nito dahil sa dami ng TNVS at kakulangan sa pasahero. Hindi rin kikita, baka mahatak lang yung mga iloloan nilang sasakyan. Ganyan po yung nangyayari ngayon. Simula nung pandemic, marami nang nahatak. At ngayon, nag-open sila ng mga slots na napakarami. Talagang ang lugi dito, yung mga operators na tumataya para mag-invest sa sasakyan. Yung transport network company naman, wala namang pakialam sa mga operators. Sila kabig lang ng kabig, meron silang 21% sa lahat ng pasahero na isinasakay ng TNVS. Tanungin ko lang si June, kasi baka mamaya malobat si June at namamaos eh. June, matanong ko lang, anong reaction mo dito sa posibilidad na ito, na kayo maglabo-labo na dyan dahil laban-laban na kayo? Dahil, ayan, pag may strike, patakbohin yung mga tricycle kahit saan. Pag nagka-windang-windang yan at nagtaasan ng presyo, ang pinakakalaban nyo, sigurado itong mga angkas, mubit, etc. Tama kayo dyan, Sir Sito. Ang purot dulo ng problemang ito, ang ating gobyerno, ang LTFRB. Dapat pinag-aaralan ng LTFRB ito bago maglabas ng napakarami, libu-libong prangkisa. Dahil tama po kayo, sa bandang muli, kami ang magpapatayan sa kalsada dahil kami ang magkakukumpetensya.
Pero dapat ang iniisip ito ng ating gobyerno kung paano, kaya nga nandyan sila para magtakda ng bilang kung ilan ang inilalabas. Dapat ang MMDA, pinoproblema ang traffic. Kaya araw-araw pinoproblema ang traffic. Ang LGU, pinoproblema ang traffic. Ang LTFRB naman, labas ng bagong prangkisa. Parami ng parami sasakyan, nangiinganyo ng okay. Napakaraming sasakyan.